O basta August 15. Kayo na ang bahala sa kahoy. Padala ko Yero, Paco, refrigerator, wifi, TV. Ilan ang nasunugan mo? Ngayon, 3,131. Abotin kaya ng 20 million? Malakas ba ang television reception dito? Hindi. Ito yung gymnasium ninyo, pinakamalaki? Oh, sige, magbigyan ko kayong yung pinakamalaking television dito. Para yung ano na lang, yung disc. Alam na ni Mayor yan. Ako ang magbili ng malaking tapos magdala kayo ng silya ninyo dito, yung mga ano na lang. Bigyan ko kayo yung mga pelikula na lahat ng kalaban ng buro patay. Wag yung Pilipino. Alam mo kasi ganito, tagay ng tatay ko pumunta dito, nabi kasi nila na maganda ang buhay sa Mindanao. Hindi kasalanan ng tatay ko na naniwala siya noon na maluwang pa ang Mindanao. Totoo nga, maluwang ang Mindanao. Maganda ang tawi-tawi. Kaya noong ngayon, panahon, humigpit na ang mundo natin. Kasi marami ng tao. Kaya territorial, yung teritoryo-teritoryo na inaayos ko. Hindi ba kami nag-usap sa Tauso Group kay Nor o kanino ang kailangan kausapin ko? Yung BBL tapos na. Bigyan lang natin ng panahon. Huwag tayo mag-gira. Kasi kung mag-gira, wala mang problema, mamatay tayo. Mamatay man tayo lahat. Ang problema, ang mahirapan, ang mga bata, matanda, pati mga babae. Mag-iwan lang tayo ng maraming orphans. Maglaki ng walang tatay, hirap ang nanay, papaano ba nga. Huwag nating pasukan yan. Hindi panahon natin yan. Hindi yung away na pwede tayong makipagsapalaran ng ubusan. Mag-usap na lang. Ako yung Abu Sayyaf, mag-usap na lang tayo. Ano bang gawin natin? Magpatayan tayong lahat? Ako naman, pwede niya akong patayan? Anong makukuha ninyo? O kung mamatay itong mga sundalo ko bukas, marami namang magpapasok. Walang katapusan. Noon pa to eh. Ngayon may presidente kayo na may dugong moro. Bigyan ninyo ako konting panahon. Ngayon kung gusto lang talaga ninyo tapusin ang mundo ng ating lugar, liguin mo ng dugo ng Mindanao pati hulo. Mag-usap lang tayo.